Kay kalabaw. Ay, tanaw na siya. Ano yan, habang nag-agatas ka? Good morning, Sir Sam. Morning po. Dito na po ulit si Ma'am Marie. Ay, nagkita na. Talagang pinupukpok kayo. Bilisan nyo. Ay, si Ma'am Marie. Ito naman po si Direk Buddy. Hello po, sir. Morning po. Morning po. Ganda ng kulungan, ha? Nagpiprepare na po ba? Pwede na pong lumapit? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Pang ilan na po ito? Una pa lang po. Una. Katatapos ko lang po dun sa kalabaw eh. Ah, okay. Muntik nyo nang abutan. Ilan pong gagatasan natin ngayon na kambing? Bali, apat po. Apat. Ito po lahat yung galing sa project? O, sa SRC po lahat galing ito. Oo. Maligam-gam po? Opo, may tubig. Halong mainit na tubig. Mainit na tubig. Pisit-sit na? Minsan kasi nalalakas yung pindot niya. Oo. Kailangan may upuan. Nangangawit. Habang nagagatas po tayo, sir, introduce po tayo. Sir, buong pangalan niyo po. Eh, ako po si Samuel Pareñas ng Barangay Kabisukulan. Dito po yan sa Muñoz. Dito po sa Muñoz, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Tapos si Madam po. Ako naman po si Laura Pareñas. Mag-asawa po kayo? Yes, sir. Yan. Better half. Very, very better. A happy wife happy makes life. A happy life. Happy life. Kaya hindi niya ako iniiwan. Uy, tumaas kilay ng asawa ko ah. Kala ako yung bumbunan. Kami po ay member ng maggagatas ng kambing at kalabaw. Kailan kayo naging beneficiary ng Let's Do Business? Ito lang pong last year, October 23. Mm. October 17, 2023. Pero nag-prepare na kami. Meaning nag-training na kami. Apa. And then guided by the SRC ara mga bandang 2021. Wala pa yung project nun, ma'am? May project na. Okay. In-inform kami na ano, may ganitong project. Na may ganitong project. Mm. And then, umattend naman kami ng mga pa-training ng SRC. Mm. Okay. Just to be equipped. Kasi kailangan equipped ka eh. Opo, opo. Kaya kung mapapansin ninyo, pati housing namin, sumunod kami. Oo nga eh. Yan ang standard. Ito pa yung standard. Oo. Kasi iniisip na namin, kapag nag-start kami ng project, alam namin, profitable to, base sa pag-aaral. Mm-mm. So, kailangan, right investment, para maganda yung profit. Mm-mm. So far, maganda naman ang in-return na niya. Mm-mm. Sir, ilang liters po of milk ang nakukuha nyo per ngayon po, inahin? Ngayon po, ay per inahin po, meron pong 1 liter, merong mahigit 1 liter, merong kulang 1 liter. Mm-hmm. Nag-a-average po yung... 1 liter? Oh, ganun. 1 liter. Kasi ngayon po, humina na kasi 2 months and a half na silang ginagatasan. Mm. At nag-inhit na rin sila. Nag-inhit na.
Ilan po lahat ang binigay ng project sa inyo? Apat? Limang, 5 heads po. Ah, 5 heads kayo. So parang 5 liters a day, sir? Halos ganun. Halos 4 to 5. 4 to 5. Depende sa stage ng kambing. Oo, kasi kung bagong panganak, di merong mga anak na apa sususo. And then, pagka inawat mo, makikita doon, mas mo yung... Okay. Oo. And then, pagka nag-inhit na sila, medyo bumababa. Bababa na naman. Ma'am, describe nga natin itong ano ninyo, itong tawag dito sa... Milking stand. Sige nga, ma'am. Iisa-isahin nga po. Kasi si sir, hindi natin pwedeng storbuhan. Wala sa focus ng gatas. Itong milk stand na to, bigay din po ng SRC ito. Ah, bigay din. Kasama sa project ito. Kasama sa project. Pati yung mga equipment na ano, mga ginagamit namin sa paggagatas. Bigay lahat ng SRC. Nang dumating yung mga kambing, apa, halos nandun sila sa stage na ginagatasan. Inawat na sila doon, and then itinuloy namin. So, pagdating nung, hindi ko na matandaan kung ano nauna, kung itong milk stand, or yung kambing. So, nagagatasan, ginagatasan namin siya. Yun ang maganda. Summer, mainit, kumbaga sa ano, yung weather, maganda yung sikat ng araw. Nagiging maganda rin yung pagkain ng kambing. Ng kambing. Excuse, ah. Dadami rin yung gatas. Right. Sa pagkain, halos lahat nakadepende doon yung lakas ng gatas. Opo. Kasi napansin namin itong tag-ulan, medyo mapili yung kambing sa pagkain. Dahil basa. So, napipilitan kami na ang tawag sa iyang-yang. So, parang naka-air dry. O yung damo. Or oo, yung ano, damo. Lahat napier. Ng, oo. Yung mga legumes. Oo. Dito, iyayang-yangin namin. Para kahit paano, maganda yung magiging kain ng kambing. Kambing. So ito pong, balikan lang po natin itong milking stand niyo. Isa-isa niyo iaakyat yung ano dito, yung kambing. Actually, itong kambing na yan, magaling na yan. Basta binuksan namin yung pintuan na yan. Alam na niya. Alam na niya, aakyat na siya rito. Yung pinaka ano niya, shoot na siya dyan. Pero meron kaming kambing na matigas ang ulo, may sungay kasi. Tigas ulo nun. But so, pinapabehave nyo siya kasi binibigyan nyo ng pagkain. Oo, isa yun sa technique. Ayan, tapos ayun, sir. Nakaisa na po tayo. So, una, nag-start tayo, lininis po, no? Lininis natin sa may halong maligamgam na tubig. Maligamgam na tubig. Oo, pinunasan yung dede. Tapos ngayon, after... Meron ka namang, anong tawag niyo po dyan? Betadine yan. Betadine. Yung betadine namin, medyo may sticker. Oh. Kaya, kaya nag-iiste. O, nagpigment. Ayan, pakita na. Kaya matagal siyang nandyan sa, ano na yan. Hindi naman siya ano sa pagkain. Pero matatanggal din siya later on. Kinabukasan naman kasi, kung makita nyo, nilinis na mabuti. Lilinisin ulit. Ano mo ba ang purpose? Bakit nilalagyan? Para, kasi usually pagka naka-strip, naka-ano ka na nung gatas, naka-open yung pinaka... Butas. Yung butas niya. O, para hindi pasukin ng bacteria. Oh, I see. So, safety ano yun. Apo. Ayan, so magpapalit po tayo. Oo, wait lang ha. Sabihin ng kambing, hindi nyo malaopen at tapos kumain. Usually ganyan, kaya sabi namin sa kanila, "Hoy, bilisan ninyo. Pagka natapos kayo, wait, doon ka." Ayun, no? Balik na siya? Oo. Ayun, makit na siya doon sa taas. Ayun, sige, tingnan nga natin. O, alam din nyo, o? Huwag ka malilito. Nalito na. Nalito. Yun. Yun.
Nahihiya. Nalilito siya, daming ilaw. Okay. So ulitin natin yung proseso from the start. Sir Sam. Okay, so ano to? Bagong punas na naman to? Oo. Lahat po sila ganito. Every goat. May kanya-kanyang punas sila? Oo. Punas yan. Linis. Lalo na kailangan malinis talaga yung ano ng gatas. Mm-hmm. Para naiiwasan yung sinasabi nilang may amoy. Oh. Pagka malinis kasi, nawawala yung amoy goti niya. Yung anggo? Hindi siya maanggo. Yung anggo. Kahit po sa kalabaw kasi ganun din. Ah, ganun din? Sa kalabaw, naliligo pa yun. Ni iskoba. Mas matagal. Ito, ayan, bimpo-bimpo lang. Mamatagal lang kayo nagkakambing? Nung ano, bali last year. Last year lang? Oo, last year lang. So, baguhan lang din po kayo dito? Mm-mm, bagets na bagets. Bagets? Sa dairy goat. Sa dairy goat. Saan kayo nagtagal? Actually, noong ano, meron na kaming, ay siya pala nag-aalaga, kambing. Mm. Pero for meat type at saka native. Ah, yung araw, nung araw. Mm-mm. Nakagala lang. Oo. Hindi nyo ginagatasan? Hindi. First time naming naanuhan pala na meron palang ano na pwedeng gatasan. So hindi nyo rin alam na ang kambing ay pwedeng Kaya gatasan? Ha? Madam, hindi nyo rin alam na ang kambing ay pwedeng gatasan din? Hindi namin alam na may potensyal na gatasan kasi depende sa laki ng suso. Oh, kasi see. Kung native ang alaga namin, halos Opo. Ganyan lang yung suso nun. Good lang para sa kid, sa anak. Mm-mm-mm. Pero itong mga to, sobra. Pwede makihate. Pwede tayo makihate. Oo, pwede tayo makihate. Ito. Ayan, so. Ayan, strip muna. Ayan. Oh. Paano bang technique, sir, maggatas? Sige nga. Simple lang eh. Titigay mo lang na ganun eh. Ayan o. Oh. Pagkatapos niyan. Oh. 1, 2, 3. Ah, clino-close mo sa ila, sa Mga taas. Ano, close-open. Close-open. Oh. Close-open. Ganun lang. Paulit-ulit. Paano malalaman na ubos na yan? Maliliit yung adder niya. Ah, liliit na. Papanat. Para lang siya din yung lobo. Mm-mm. Yung lobo, yung pinagpraktisan kasi namin nung nag-start lobo. Kami, lobo na may tubig. Okay. So, yung ano, yung... hindi naman siya lobo, glab, yung gloves. Ah, gloves. Oo. Pinag-ano kami dun sa pinagyan gloves na yun, lagyan ng tubig. So, makikita mo yung kung paano ka tamang pipindot. I-close mo yung ka para mahuli mo yung liquid. So, may butas din para mag... Hindi naman actually may butas. So, masyadong ma-messy. Nakikita lang namin kung paano yung technique sa lobo. So, buong training po yan, no? Pag-aalaga, pag-agata, sa lahat tinuro sa inyo. Mm-mm. Up to the sakit, accounting procedure, pakain. Ah, accounting procedure, maganda yan. Ah. So, kumikita po kayo dito? Oo. So, ngayon kumikita kami. Eh, sabi nga namin, every day, yung iba kasi nag-aalaga ng kambing. Opo. That's good. Mm. Pero kailan mo magiging pera yung kambing mo? Okay. Ito, once na yung katulad niyan, may gatas na siya, may kambing ka pa, no? So, ang ano ngayon niyan, yung gatas, kung may order sa'yo, ano, araw-araw may pera ka. Araw-araw. Pasok ng pasok yon. Plus, ang sabi nga naming mag-asawa, yung anak niyan, ganansya mo na. Yeah, right. Ganansya. Yung gatas niyan, kasi nakita mo, may feeds kami. Apo. So, hati kami. May expenses si kambing, may expenses si tao. Pang labor, di ba? Okay. So, hindi ka nalulugi. So, merong, ano, sa gatas tapos, nyo kinukuha yung panggastos, sa gatas nyo kinukuha yung panggastos nyo rin. Oo. Tapos yung anak, ganaan siya. Oo. Yung tabi nanay, yun, savings yun. Ganun din siya.
Andiyan lang yung puhunan. Oo, andiyan lang. Oo. Di ba? So, yun yung mga positive. So, dahil lima yung dough ninyo, tapos average of 1 liter per day yung isang inahin. So, mayroon kayong 5. Oo. O, magkano pong kinikita nyo doon sa 5? Pwede secret. Baka mahabol akong BIR. Ay, wala pong tax ang ano agricultural. Etchus lang. Etchus lang. Magkano po? Ang more or less, ang ano namin nito, that per siya nakikipag-transaction. Basta depende. Ako, money in. So, pakiramdaman, kung mayaman, tataasan mo, ganun. Oo. Yeah, right. Nagre-raise yung beta namin ng 100 per liter at saka 150. Ganun. Hindi siya. Ba mura yan, sir? Tama lang ba yan? Pagka-pasteurize, 150 na yung binibenta. Rich yan. Oo, sinabi mo na. So, alam na. Oh, alam na. So, araw-araw po yun, ma'am, no? Oo. Sa loob ng 2 months. Oo. 2 months na may ganun income. Relax lang, double. So, kung 100, 500 pesos. Pag 150, magkano na yun? 750. Ayan. Itong pinakamagigit ng bulo. Ah, ito na yun. Oo. Ito lang ang sa herd namin ng may sungay. So, lahat po ito, yung kambing nila ay upgraded. Tama ba, Sir Neil? Ayan, upgraded lahat ito. Ano po ang ano bentahin ng paggagatas ng kambing kumpara sa paggagatas ng baka, sir? Ay, ng kalabaw. Kalabaw. Mm. Bakit? Ano ang advantage nitong kambing? Sa ano, advantage ng kambing, mm, madali siyang gatasan. Mandaling i-manage. Oo. Unang-una sa lahat, sa pagkain, kaunti lang ang pagkain ng kambing. Konti. Ang kalabaw. Napakadami. Pagkain na 10 kambing, pagkain lang ng isang kalabaw. Yun ang... Pero parehas lang ba sila na kinakain, sir? Magkaiba rin? Parehas lang. Ah, parehas lang. Yung mga kalabaw ko, kumakain din ng legumes yun. Mm. Kaya bago dumating tong mga kambing, meron na kaming tanim na mga legumes. Nakatanim na kayo. Yun po talaga yung key. Pag mag-aalaga kayo ng hayop, unahin yung pagkukunan ng pakain. Yun ang sikreto talaga ng nag-aalaga ng kambing. Yun yung sikreto na tinuturo ng CLS, yun o? Opo, yun. Kailangan, bago ka magkaroon ng kambing, may pagkain na. May pagkain. Kaya ito eh, hindi kami nahirapan eh, nung dumating itong mga kambing. Mm-mm. Sir, ilang taong ka na? Ano na po ako ngayon? 64 na. 64? Senior na. Mm-hmm. So, advantage ba para sa senior ang pag-aalaga ng kambing? Eh, hindi ko naman masasabing advantage. Ah. Kasi sa labor, medyo hirap na rin pagka senior na eh. O, di ibig sabihin, di mas madali ito kaysa sa kalabaw. Oo, yun. Pag mas yun. May edad ka. Kaya nga siguro, pagka naparami ko ito ng mga 50 heads, mag-aano na ako doon sa kalabaw eh. I-let go mo yung kalabaw? Hindi naman, pero babawasan ko. Babawasan. Anong mas mahal ang gatas, yung kalabaw o itong kambing? Eh, mas mahal itong kambing. Ah, kaya okay. Lang, mas marami na may kalabaw. Yung kalabaw. Yung kalabaw kasi nagte 10 liters yun. Ah, per kalabaw? Per kalabaw. Magkano ang kalabaw? Per liter? Ito namin sa co-op namin. Mm. Asa 90 pesos per liter. Ah? 10 piso lang? 10 piso. May co-op din ba kayo dito sa kambing? Meron. Sa ano? Sa kalabaw. Sa kambing wala. Mm. Ma'am, saan yung... Taga saan yung mga bumibili sa inyo ng milk? Ayun. Kapit-bahay lang ba? Oo. Usually, kapit-bahay, kamag-anak. Kapit-barangay. Mm-mm. Tatawag, may gatas ka ba? Anong kailangan mo? Kalabaw kambe. Ah, ganoon. Kasi dalawa yung produkto namin eh. Mm-mm. Sila, kung mag-isaan, no, sila may choice. Mm-mm. Ang inaanuhan lang namin, kung...
bibili sila. Iwas sila noong Monday, Wednesday, Friday. Bakit kasi busy kami noon eh. Sa yan, sa Labaw, Kambing. And then kasi may deliver din siya ng Monday. Ah, may deliver. May suki na talagang dinadalhan. Oo, yun kasing mga ano, may dinadala niya rin sa dairy collection, yung center. Merong ano talaga na dun mismo ginagawa. Pero yung pinag-usapan natin, Kalabaw siya. Ah, yung dun sa sa Kambing. Kambing. Pero mataas yung ano namin, mangyayari din yun sa SRC. Magkakaroon ng collection center. Pero sa ngayon, wala kayong problema? Wala sa pa. Buyer. Maliit kulang lang. Pa. Oo. 5 liters lang, pababa pa. Oo, dagdagan daw ng... Sabi nga namin, dagdagan nyo pa ng ulo ng kambing. Budget pa more. basta may pinupunta ang maganda yung budget, bakit naman hindi po, no? Mahirap yung... Pagbalik nila, wala silang makitang kambing. Right. Ay, sa amin talaga, basta project ng government. Mm-mm. Government agency, ng ano, we make it a point na maging successful. Very kasi, nice. Ano yan eh, pera ng bayan yan eh. Diba? So, pinagkatiwalaan ka, kailangan... Hindi lahat nabibigyan, ha? Oh, right. Ng opportunity, ha? Oo, tama ka rin doon. Eh, ang mahirap lang kasi, nabigyan ka ng oportunidad. Sinayang mo pa. Sinayang mo pa. And then, ngawa ka ng ngawa. Diba? Anong ginawa mo? Makilala kayo mga ganun. Meron. May makakilala kami. Nauwi na tayo sa Marites. Tapos, kaya kami... nandito kami sa lugar na to. Pinapakita namin na hindi lahat kailangan iasa mo rin sa iba. Tama. Apo. May kakayanan ka. Mm-mm. So, maraming sakripisyo. Oo. Kaya yung asawa ko, ang pinangahawakan niyang ay sipag at tiyaga. Magsipag ka, magtiyaga ka, kikita ka. At i-make it sure na sir na happy ka. Oo. Para happy siya. Happy siya. Okay. Pagka nakasimangot ako, may init ang ulo niyan. Ito na po yung pangatlo, sir, no? Opo. So, dalawa pa. Pagkatapos ito, dalawa pa. So, naghihintay yung buyer nito. Oo. Baka mamayang before... Siguro 12 siguro. Magdi-deliver pa kasi ako sa milk eh. Nung gatas nung Kalabaw. Nung Kalabaw. Pwede maghintay ka mga ganitong oras nung palang babalik. Hindi naman masisira yung milk. Hindi. Nilalagay namin sa rep. Sa freezer. Freezer ka agad? Mm-mm. Meron kaming towing ano doon. May ice box ako. Opo. Na may mga yelo. Mm. So yun, medyo naku-cool down niya yung... Pakita natin dito. So, ito na po yung na-harvest. Pagsasama-samahin nyo na, sir. Oo, yun. Ayan. So, sasalain ulit. Yun. Umiinom din kayo ng gatas, sir? Opo. Masarap po ito. Masarap? Pagka na-pasteurize, lalo. Ah, okay. O, sige, next po tayo ulit. Ma'am, next po tayo. Next dalawa time. Pa. Oo. Kayong dalawa lang po dito sa farm? Opo. Kayong mag-asawa lang po? Kami po ang partner. Para dito kayo nagdi-date araw-araw. Araw-araw po yan, tingadaling araw. Saan po bahay niyo, ma'am? Ay, nagugulat siya. Saan po bahay? Ah, dyan lang din. Dyan din kayo nakatira. At saan yung mga anak nyo? Yung mga anak namin, yung isa nasa San Isidro, Nueva Ecija. Yung isa ay nasa Mandaluyong. Dalawa lang sila? Yep. One boy, one girl. May mga sariling buhay na? Oo, yung actually yung panganay pa lang namin ng may asawa. Siya yung nasa Mandaluyong. Siya yung nasa Mandaluyong, nasa ano kasi siya, programmer.
okay. Yun namang anak ko, siya naman ang nagkaroon ng responsibilidad sa mga tatay at nanay namin. Sa lolo? Oo. Siya nag-aalaga ng lolo at lola? Actually, hindi. Kumbaga sa ano, siya lang ang errand boy, siya yung... Ah. Kasi yung mother ko, bedridden na siya. Opo. So, yung father ko naman, ganun din. Age, 88? 88. Wow. Pareho sila. So, ang bait naman niya, siya nag-aalaga? Oo. Palaki kasi ng... Palaki ng lolo at lola. Oo. Oh. Kaya, ever since nung pinag-aral namin sa CLSU, parang hindi niya vibes. Hindi niya vibes? Hindi niya vibes. Anong gusto niya? So, balik uli siya, ma, doon na lang ako sa San Isidro, maghanap ako ng school, sabi niya. Ah. Okay, sabi namin, kung may gusto niya. Ah, doon na siya graduate? Oo, alam mo kung ano lang, yung pinakamalapit na eskwelahan. Ano? Doon siya nag-aral? Oo. Ano lang siya, pinili niya yung graduate ng TESDA. TESDA. Ah, TESDA. Okay naman yun. Ano, welder siya. Oo. Nakapagtrabaho din siya sa magandang ano ng Nueva Ecija, yung Caron. Mm-hmm. Ngayon niya, hindi ko na matandaan kung ano na yung ano niya. Westech. Eh, anong or- normally, anong oras kayo gumigising sa umaga? Round 3. 3 gising na kayo. Kumisa nga, nauuna na kami sa alarm clock. Araw-araw po yan. Parang body clock na ang nangyari, hindi na yung ano. Anong oras sa mga natutulog? Alas 7 ng gabi? Oh, alas 7. Tulog na? Oo, siya. Ako, nagpapaantok pa. Noong around 8. Nanonood ng TV, YouTube. Hindi, nagse-cellphone ako. Nagfa-farm bill ako. Umaga, nasa farm na ako. Farm sa gabi, farm, farm pa rin. Pa rin. Kaya pag ano ganyan kami. Mm. Araw-araw. Ito ba malakas yung gatas na to? Malakas to? Number one. Ito, malakas daw to. Pero, tansya ko humina eh, kasi... Nalilibang sa inyo. Ah, ganun? Nadidistract. Oo. Oh. Ah, nadidistract. Normal routine. Yeah. Hindi, oh. Ganun nga daw sila. Akit siya, after nung paggagatas, may last kami, yun yung nagka-problema. Yun yung premature, bale. Ah, nanganak ng ano, maaga? Wala siya sa due date niya. Inalagaan niya yung kid? Oo, tried, pero hindi nag-survive. Matay din. Oo. Tapos, siguro dahil sa walang sumususo, siya lang unang nanganak eh. Pero ginagatasan din namin. Nagkaroon yung isang other niya noong masta. Ganun yung tawag na. Pero yung isang other niya, okay lang. Maganda. Ngayon, kasalukuyang nag-re-recover siya. Paano yung elder niya? Magre-recover pa yan? Basta naniniwala kaming huwag mong hintuan hanggang hindi siya humihinto. Ibig sabihin, gatasan mo lang ng gatasan. Kahit na may sira, tapon oo, yun. Oo, tapon. Yung isang suso lang ang may tama. Yung isa, wala. Yun, kasi nakikita naman namin yung kulay nung gatas. Ibang kulay. Oo, iba yung kulay. Parang plema. Isa. Para siyang plema, yung una nag ano siya, yung tawag nila ano, white, pink. White siya ngayon, white. Ngayon, oo. Pero nung umpisa, makikita pink. Mo, oo, pinky siya. So tapon. Tapos sumunod, para na siyang mas marami na yung parang maplema-plema. Konti na lang yung ano nung gatas, yung kulay ng gatas. So tapon ulit. Eh may tagakain naman kami, sa ngayon wala. Sino tagakain? Aso? Dog-dog na. Okay lang sa aso yan? Okay lang siya. Saka yung aso namin na yun, alam niyang, pangit yung gatas mo. Ayaw niya? Ayaw niya, hindi niya iinumin. Inaamoy niya muna. Pagka ayaw niya, tapon na. Usually nandito yung aso na yun. Nagbabantay. Sir, bukod po sa pagkakambing at pagkakalabo, ano pa pong ibang... Ano? Pina-farm ninyo? Rice farming. Ano nagre-rice farming dito? Oh, meron pa po. Sa gilid dyan.
Ilang hektarya po? Ano po yun eh? Bali 1.6. Hiwa-hiwalay siya. Hiwa-hiwalay, 1.6. Meron dito, meron doon sa kabila. Nahati kasi na ilog tong bukid namin. Ilog ba to? Ilog ya, ibaba na yan. Pagka dumaan kayo doon, maliit lang kami kulay. Andun, meron pa doon kaming napier. Meron din kami doon legumes. And doon ang taniman? Oo, may tanim pa rin kami doon besides dito. Besides dito? Tapos pagka makikita mo rin, andun din yung ilog. Kaya alam mong malakas ang ulan sa taas kasi malakas yung current. Oh. Lugar namin na to, maganda yung mga improvements. Eh. Lahat halos nung nakakapunta rito, ganda ng lugar niyo. Alam mo, pati yung kahapon, tumika na naman ako dyan. Sige po, okay lang po. Yung gumagawa dyan, sabi ng Mr. Yung kalsada? Oo, sa kalsada, yung pinaka ano. Sabi dun sa mister ko, alam po ninyo, parang napakaganda ng lugar ninyo, pahimik. Ba't mo naman isabi? Kasi oh, yung tinitirhan namin dun, eh, ultimo away ng kapitbahay, naririnig namin. Siya yung sabihin, ganun, pader lang, yun yung ano nila. Dito, tahimik talaga. Alaga lang namin mga kambing. Tahimik nga ngayon yung mga alaga namin kido, ah. Napansin ko, Dad. Kumusta po? Nag-release siya ng ano, konti. Na-disturb siya. 1 liter pa rin. May 1 liter na. 2 liters kasi ito eh. Kalahati na eh. Ah, okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.